Dahil maraming children ngayon dito, magre-recitation muna tayo. Sino ang susunod na Pangulo ng Pilipinas? Yan ang gusto kong marinig. Sino ang susunod na pangalawang Pangulo ng Pilipinas? Ito, kayang-kaya niyong sagutin itong tanong ko. Tingnan nga natin. Sino ang hindi bayad dito? Hindi kami bayad. Hindi kami bayad. Hindi kami bayad. Hindi kami bayad. Meron pa akong tanong. Sino ang may jowa dito? Taas kamay, taas kamay. Aba, kukunti lang, kukunti lang. Sino ang walang jowa dito? Ang dami pala. Ang dami palang naghahanap ng jowa. Kaya ako tinatanong, kasi nung isang linggo, nag-zoom ako, tapos may nagpadala ng message sa chat, sabing ganun sa akin, Attorney Chell, boboto ko kayo, pero hanapan mo naman ako ng jowa. Ang sagot ko sa kanya, sabi ko, alam mo iho, yung kaso, kaya kong ipanalo yan sa korte. Pag dinala niyo ako sa Senado, yung batas, kaya ko rin ipasa yan. Pero yung paghahanap ng jowa, sobrang challenging yun. Hindi ko kaya. Alam niyo, may mga nagkakalat ng balita na ako daw ay nag-withdraw o umatras sa pagtakbo sa Senado. Naniniwala ba kayo doon? Aatras ba ako? Wala, walang joke nung umaatras. Mahigit 100 taon nang lumalaban ng mga jokno para sa mga dehado. Mula sa aking lolo sa tuhod, General ng Revolusyon, aking lolo na lumaban bilang senador, abogado at justice ng Supreme Court, aking ama, si Jose K. Pepe Jokno, pinaglaban yung diktadorya Marcos na yan! Ipinaglaban niya ang ating karapatan, ang ating kalayaan, ang ating demokrasya. Kaya hindi po kami umaatras. Wala silang ipinamana sa akin na ill-gotten wealth. Naku, walang ganon. At alam nyo, hindi kami tulad ng ibang pamilya dyan na ginagamit ang pwesto para mangurakot. Hindi rin kami tulad ng isang pamilya dyan na ginagamit ang fake news at Italiano gold para lokohin ang taong bayan. Pag may diokno po sa Senado, pag dinala po ninyo ang diokno sa Senado, meron tayong libreng serbisyong legal sa bawat baryo. Pag may diokno sa Senado, aalagaan natin ang mga magsasaka, mga mangingisda at mga manggagawa. Sabi ng isa, pag may diokno sa Senado, may jowa daw. Nako, sorry, hindi ko kaya yun. Pag may diokno sa Senado, ito ay special ito sa kabataan. Bibigyan namin kayo ng kinabukasan. Kasi itong halalan, hindi na ito issue ng kung sino yung kandidatong gusto natin. Itong halalan na ito, issue ng inyong kinabukasan. Sabi nga ni VP Lenny, kakaiba talaga itong halalan na ito. Dalawang dahilan. Unang-una, dahil sa inyo, yung spirit of volunteerism. Believe na believe na believe na believe ako sa inyong lahat.
At maraming salamat sa inyong tiwala at suporta. Thank you, pati doon sa likod, doon sa taas. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Kayo ang magdadala nitong kampanya. Kayo ang magdadala kay VP Lenny at kay Sen Kiko sa Malacanang. I love you all. At ang sabi nga ni VP Lenny, ang pinag-uusapan natin dito, ang ipinaglalaban natin, ay mismo yung kaluluwa ng Pilipinas. O de, ang huli kong tanong sa inyo, recitation ito eh, ipapanalo ba natin ito? Ay, okay. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat.